So yun, no, ang agenda natin for today, uwi tayo ng Cavite, pero mag-take tayo ng MRT, no? Hindi natin i-scoot all the way. Pagdating ng Baclaran, doon tayo lang tayo mag-scoot. So titingnan natin kung papasukin tong scooter natin sa MRT. Tsaka nga pala, lalagay ko to. Tingnan natin kung ilang subscribers yung magsusubscribe sa atin, no? Titingnan natin, mag-experiment tayo. Let's go! So dito na tayo sa MRT, no? Binit-bit ko siya, walang elevator. Tara. Ah, dito palang pawis na ako. Kailangan buhatin, mahirap. Medyo mabigat si Zitten. Tara. Oh, wala elevator. Tara. Dito na tayo sa EDSA PAC station, no? So bawal lang kumitin sa loob, pero pwede naman ata siyang ibuhatin, pabilungin lang. Kunin ko lang itong gift card, 14 lang naman ito, hindi ko alam makakalabas pa tayo. So tara. Excuse po, pwede po ba dyan padaan? Epe! Sige po. So walang masyado naman yung gift natin. Tapos wala akong dalang pera. Ito yung walang pera challenge. So papalood na tayo ng 40. Siguro mga 40 na lang yung pera ko. Sana makarating pa tayong Cavite. Let's go. Pag-disinfect muna tayo. Meron na po. Wait, taga lang po. Palagay ka lang. Lampo na kayo, sir? Opo. Parang nagsisimula pa lang po. Pekoto nyo lang yan, sir. Pekoto nyo lang yan. Yun. Thank you po. Yan ang ginagawa ng mga sanay ng magdala ng mga bike na ganyan. Ah, okay po. Thank you po ate. Subscribe kayo sa akin. Vlogger pala eh. Nandito tayo ngayon sa footbridge. Tapos baba tayo sa may Baclaran. Tapos ride na tayo pa uwi. Let's go. So yun, nandito na tayo sa Baclaran. Hop, at ikakabit na kita dito. Let's ride na. Hindi ako nakita niya, 11:52. So, dito ako na, mabili mo na ako ng tubig. Hindi tayo makakapagano, makakapag-vlog kasi tumutunog. May mga kanta. So, pinayagan na lang pumasok yung scooter. Sige na sabi ng 11, papahinga lang sa vlog, no? Let's go! Dito lang tayo sa loob ng 7-Eleven habang pinapalamig yung electric scooter dito sa loob. Maya-maya alis na tayo. Siguro mga 1:30 to 2, nandun na tayo, no? So, pahinga lang tayo saglit. Inom lang tubig. Ilang oras mo lang ilapit na siya? Depende sa ano eh. Sa kilometers ng takbo. Bale, ang ano na to, parang isang charge hanggang 50%, 35 kilometers din. Malayo din talaga. Galing akong Baclaran eh, sa may ano, MRT. Tapos uwi akong Cavite, sa Bacoor lang naman. Sige sir, una na ako. Nagpahinga ko lang, medyo mainit kasi yung ano, motor. Sige sir, thank you. Yun oh.
Tapon na natin ito. Inumin ko na itong tubig para nila tayong dadali, no? Shoutout kila kuya. So ata nilang bumili. Ay, no, sayang. Sayang tubig. Para nila natin siya madadala. So, ayan, no? So, 12:44. Resume na tayo ng gala natin, no? So, ayun, no, andito na tayo sa bahay, no? Meron akong bad news at meron akong good news. So, ang bad news, experiment natin, walang nag-subscribe. So, ayun, no, walang nag-subscribe, walang may pake. Wala kang pakialam sa'yo, Royce, ayun. Parang ganun, no? Pero okay lang, no? Gawa lang tayo ng gawa para sa mga konting naniniwala dyan, no? Para sa inyo to. At ang good news, no? Nakauwi tayo nang walang masyadong ginagastos sa pera, no? At saka, ngayon, ang good news, makauwi tayo dito bago umulan. Oo, kung nakikita niya, pero yan, sige. Sige, no? So, yan, oh, may mga patak-patak na. So, let's go. Pag-usapan natin sa loob kung ano yung mga experience ko kanina. So, teka na, ayusin ko lang. Sana naririnig niyo ako kasi medyo palakas yung ulan sa labas, no? Pero ngayon, nakauwi naman ako ng matiwasay. Chinek ko sa Google Maps kung ilan yung total na travel ko. Is parang 14.4 kilometers, no? Mga ganong range ng biyahe, no? So, umalis ako ng bahay, parang 52 volts yung battery ko, no? Tapos nakarating ako dito, parang 3 volts lang yung nabawas, no? Parang 49 volts sakto yung natira sa battery natin, no? So, good sa good siya. Sa ganong kalayo na range, no? Nag-try din ako ng gear 3. Tumambay pa tayo sa 7-Eleven. So, ang dami kong na-try ngayon. Mapag-try tayo ng gear 3. Nakadaan tayo sa Baclaran, ang daming tao. Lumuwas tayo ng bahay na walang dalang masyadong pera. Ang dala lang natin 80 pesos. Uwi tayo ng matiwasay, no? Grabe talaga. Okay na okay. Solid na solid itong ganitong mode of transportation ngayong may pandemic tayo, no? Bukod sa environment friendly, wala ka na masyadong kailangan na pera pag aalis ka, no? Hindi ka na mag-grab. Tipid siya. Kumbaga, yung ginastos mo sa halaga ng scooter na yun, makabalik din, no? May return of investment talaga. Tignan mo lang siya as investment. Basta sulitin mo lang siya. Ngayon nga lang, mahirap pag mga ganitong umuulan. Mahirap talagang bumiyahe. Pero okay lang. Mahirap din naman talagang bumiyahe kahit na may sasakyan pag umuulan, no? Puputikan ka, mabasa ka, no? Pero yun, no? So far, goods na goods talaga siya. So far, goods na goods talaga siya, no? Ibang part nga lang na mapapanood nyo sa raw footage ay hindi na kasama yung pupunta sa may... So, meron lang makakat dun sa raw footage, no? So, kasi nalobat yung GoPro. Hindi ko na namalayan na nalobat siya. Salita ko ng salita. Dapat from time to time pala, chinecheck ko yung battery ng GoPro kung nagre-record ba siya o kung buhay pa. Pero yung mga susunod naman na clips dun, eh, alam ko napanood nyo na dun sa previews sa Paranaque, Cavite na raw footage. So, good sa gusto tayo dyan. Ingat tayong lahat. Sa mga hindi pa nakapagpa-reserve o hindi pa nakakabili, bumili na kayo. Solid na solid talaga itong electric scooter na to. Yun lang, no? Maraming salamat sa panonood. Like, comment, subscribe. Share mo na rin itong video na to para maraming makakita doon sa mga information ng mga daan na pwede nating daan ng mga naka-electric scooter at mga naka-bike, no? So, tara na, no? God bless. Ingat. Peace.